What is up, Brawlers? Westy Brawler here for another episode of West TV. On this video, tuturuan ko naman kayo kung paano tayo gagawa ng sarili nating ethyl alcohol with 70% solution. Alam naman nating lahat ngayon na meron pa rin pandemic, nandyan pa rin yung banta ng COVID-19, kaya kailangan nating protektahan yung sarili natin by wearing face mask, face shield, at syempre kailangan lagi rin tayong magdadala ng disinfectant kagaya ng alcohol or ng sanitizer. Last time gumawa na rin ako ng sarili nating sanitizer kasi wala na rin ako mabilhan sa mga groceries ng alcohol nung bago-bago pa lang yung pandemic. Pero ngayon medyo marami naman na tayo mabibili. Kami hindi na kami bumibili ng alcohol kasi ako na yung gumagawa ng sarili naming alcohol. And yung alcohol ko scented din kaya ang bango-bango rin niya. And may moisturizer din siya, so tuturuan ko kayo paano gumawa nito para at least kayo mismo sa mga bahay ninyo alam nyo na kung paano siya gawin para mas makakatipid din tayo, di ba? So ano-ano ba yung mga raw materials na kakailanganin natin? Syempre unang-una na dito yung ating main ingredient is yung alcohol or ethyl alcohol. Ethyl or ethanol, pareho lang siya. So ano nga ba yung ethyl alcohol or yung ethanol? Paano siya ginagawa at ano yung mga uses niya, di ba? Yung ethyl alcohol, ito rin yung kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga liquor products like yung mga beer, candy, at ginagamit din siya sa cosmetic products like yung mga astringents. Ginagamit din siya sa paggawa ng mouthwash. So sa madaling salita, ethyl alcohol yung pinaka-safe na alcohol na pwede nating gamitin. So paano ba siya ginagawa? Ang ethyl alcohol is made from grains like yung mga corn, barley grass, wheat grass. It is made from the fermentation or chemical breakdown of sugars by yeast. It is made from plants and grains such as corn, wheat, barley. Ethanol can be produced by milling the grains and then fermenting them with yeast. And itong gamit ko, gawa naman siya sa sugarcane extract. So ang ethyl alcohol namin ay made from sugarcane extract. And ang sabi nila, safer to sa skin, mas hindi nakaka-dry unlike yung ibang ethyl alcohol na gawa sa ibang mga grains. Kaya ito rin yung napili kong gamitin sa paggawa ng ating sariling alcohol. Ang ating second ingredient is of course yung distilled water. So pwede kayong bumili ng distilled water sa mga grocery stores, sa mga convenience stores, marami. Basta nakalagay distilled water, pwede nyo yung gamitin yon. Hindi kayo pwedeng gumamit ng ibang water kasi possible na magkaroon ng contamination. Kaya itong distilled water lang yung recommended kong gamitin sa paggawa ng perfume at ihalo sa alcohol. Ang next ingredient naman natin ay ang liquid serine or yung liquid glycerin, vegetable glycerin. So ito naman yung gagamitin natin as moisturizer, but you can also use DPG or dipropylene glycol. And para sa ating scent, kailangan natin ng fragrance oil. And ang napili kong scent ngayon is yung Elizabeth Arden Green Tea Inspired na fragrance oil kasi naamoy ko to, ang bango din. Last time gumawa na rin ako, nagkano na rin ako ng sarili naming alcohol. And ito yung nilagay ko kasi may mga natitira akong fragrance oil kapag gumagawa ako ng pabango. So konting amount lang naman yung kailangan. So ito talaga yung napili ko kasi yung ginawa ko last time na ito nga yung scent. Kapag nag-i-spray kami ng alcohol sa baba, naamoy ko pa rin siya hanggang dito sa may hagdan ng kwarto ko. And sobrang bango. And light lang yung amoy niya, hindi siya masakit sa ilong. So tamang-tama lang to. May konti pang natira. And ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, konti lang din naman yung kailangan natin. And for this mixture, gagawa tayo ng 1,000 ml or 1 liter ng ethyl alcohol with 70% solution. And of course, yung mga materials na gagamitin natin, kailangan naman natin ng, ayan, yung ating beaker na 1,000 ml. Plastic lang siya. And measuring cup. So, ayan. So, dahil 70% yung solution na gagawin natin and 95% yung proof nitong ethyl alcohol natin, kailangan natin siyang haluan ng water. So, paano natin gagawin yon? Yung 95% minus 70% is equals to 25%. So, 25% yung water na gagamitin natin. Okay? At dahil nga 1,000 ml yung gagawin natin, ang 25% ng 1,000 ml is 250 ml. So, kailangan natin ng 250 ml na distilled water. So, susukatin natin siya dito sa ating plastic beaker. Nalaglag siya. Okay, buksan na natin. So, kahit anong brand naman ng distilled water, pwede. So, 250. Ayan. I'm not sure kung nakikita nyo, pero
250 siya. Malapit na siya dito. Nandito siya sa may gitna ng 200 ml and 300 ml. So, ayan. And then, yung kakulangan nito para maging 1,000 ml is yung ating ethyl alcohol or sugarcane extract. So, ayan. Huwag kayong matakot kung uminit yung mixture kasi ganun talaga. Para kang nagluluto. So, ganun yung reaction ng alcohol kapag hinaluan natin ng water. So, nagkakaroon siya ng parang niluluto siya. So, umiinit siya. And then, hindi ko masyadong pinuno. Lalagyan natin siya ng unahin natin yung fragrance oil. And konti lang. Kasi kung yung cologne, 2-4% lang. Ito naman kahit 1% lang. Pero, hindi ko alam kung ilan to. Pero hindi ko naman siya ilalahat. As in, parang umamoy lang siya. Para maging scented lang at maging pleasing yung amoy ng ating alcohol. Diba? Ayan. I think siguro mga sa 1,000 ml, mga 2 to 5 ml lang yung nilagay ko. And then, itong ating glycerin. So, para meron siyang moisturizer. So, lalagyan ko lang din siya ng kahit mga 10 ml. Ayan. And then, sorry, hindi ko na napakita. So, ayan. And then, dadagdagan ko na uli siya ng konting alcohol. Ayan. Medyo sobra siya sa 1,000 ml. Pero okay lang kasi alcohol naman yung dinagdag natin. Basta yung water niya is 250 ml lang. So, ayan. So, i-transfer naman natin yung mixture dito sa ating HDPE bottle. So, itong HDPE bottle, iba to sa PET bottle. Yung mga PET bottle is yung mga ganito. Ayan, yung mga manitipis na klase ng bote. Itong HDPE bottle is chemical proof. So, pwede ka rin mag-store dito ng fragrance oil, pero not for a very long time. So, ayan. Kung napapansin nyo, yung mga ganitong bote, ginagamit din siya as container sa mga asido kasi nga chemical proof siya. So, pwede rin siya sa alcohol. And actually, pwede rin naman sa PET bottle yung alcohol. Pero this time, dito lang natin siya gagamitin kasi available siya. So, isali na natin yung ating mixture. Medyo tumatapon. So, ayan. So, kailangan dahan-dahan tayo. Ayan. So, saktong-sakto. Ayan, saktong-sakto siya. And then, dito na natin, i-shake para matunaw yung glycerin and yung fragrance oil. Ayan, medyo mainit na siya. Actually, ito na yung pinaglagyan ko before and naubos lang. Kaya, meron na siyang nakalagay dyan. 70% alcohol scented. So, nandito lang siya and then nire-refill lang namin siya sa mga sprayer bottles namin. Ayan. Meron kaming malaking sprayer bottles sa baba para sa aming lahat. Tapos, nagre-refill din kami sa mga sarili naming sprayer bottle para madala-dala naman namin siya kahit saan. So, ayan. So, actually, tapos na tayo and ganun lang siya kasimple. And ayun, pwede niyo siyang isalin sa mga ganitong klaseng bottle. Ayan, ito yung tawag dito is trigger sprayer. Tapos, meron ding isang klase ng sprayer like yung ordinary sprayer. And there you have it guys, ang ating do-it-yourself scented alcohol with 70% solution. Ganun lang siya kasimple, ganun lang siya kadaling gawin. And mura lang din yung magagastos nyo dito compared kapag bumili kayo sa mga supermarket. So, itong isang galon na merong 3.8 liters I think, isang galon na 95% proof sugarcane alcohol is 700 pesos lang. And then, yung distilled water, yung mga ganito kalaki, 500 ml, siguro mga 15 pesos lang. Yung liquid glycerin, konti lang naman yung magagastos nyo rito, siguro. Yung 5 ml, siguro wala pang 5 pesos or wala pang 10 pesos. Tapos yung fragrance oil naman, may mabibili kayo na 230 pesos ang 30 ml. Pero hindi nyo naman makukonsume lahat. Like, konting patak lang. So, kung perfume maker ka, at meron kang mga natitirang mga konting fragrance oil, pwede mo siyang gamitin.
actually kahit anong scent pwede niyo naman gamitin, depende sa gusto niyong amoy, 'di ba? Like for example, yung perfume mo is Lacoste o kaya naman Bulgari Omnia Amethyst, pwede kang bumili ng fragrance oil na inspired by Lacoste, Bulgari Omnia Amethyst para match naman yung alcohol mo sa perfume mo. And guys, actually kung gusto niyo yung gumawa ng home spray, ng linen spray, ng car perfume, halos ganun din, same lang din yung formulation. 5% yung fragrance oil, and then 90% yung ethyl alcohol, and then 5% naman yung distilled water. Pero hindi nyo naman na kailangan gumamit or maglagay ng fixative or DPG sa mga home spray. Kasi pang spray lang naman siya sa loob ng bahay, sa kwarto, sa toilet, sa kotse, sa linen, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Sana may natutunan na naman kayo sa video ko na to. And kung nagustuhan nyo yung video na to, nakatulong to sa inyo at sa tingin nyo informative siya, please click the like button, subscribe to my channel right now kung hindi pa kayo nakasubscribe. And don't forget to click that notification bell para lagi kayong maging updated every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. Again, thank you so much for watching. My name is Wes B and I'll see you again next time only here on Wes TV. Bye-bye!